Marami po sa ating kapwa manggero, lalong-lalo na yung mga newbie, ay nagtatanong kung ano ba ang pamamaraan na ating isinasagawa tuwing tayo ay nagkakandak ng flower induction. Sa episode na ito ay aking ipapakita sa inyo at aking ituturo kung ano ang mga pesticide na gamit natin na pwedeng ihalo sa calcium nitrate at ilang kilo ba na calcium nitrate ang tama para makapagbigay ng bulaklak yung ating mangga. Tara, pag-usapan na natin. Welcome sa aking munting channel. Sa episode na ito ay ating ipapakita at ating aalamin ang pamamaraan sa pagsasagawa ng flower induction sa mangga. Tara! Tayo hindi babaero kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ito po yung kadalasang tanong sa ating mga kapwa manggero na ilang araw ba bago tayo magkandak ng flower induction mula nung nag-apply tayo ng Paclobutrazol sa ating mangga. Kaya nagbigay ako ng description sa baba on how to apply Paclobutrazol sa mga hindi pa alam o hindi pa nakapanood para inyong makita kung paano ba mag-apply ng Paclobutrazol sa puno ng ating mangga. At sa episode na ito ay ating pag-uusapan kung ano ba ang tinatawag na mango flower induction. At sa episode rin na ito na ay ating aalamin kung ano ba ang mga bagay o pamamaraan na dapat ay ating tandaan sa pagmamangga para maiwasan po yung pagkakamali, kasi sa bawat pagkakamali ay lumalaki po yung gastos at sayang naman yung pera. Function ng Paclobutrazol guys is para mapadali yung maturity ng dahon. Sa aking experience ay para po pantay-pantay po yung maturity ng dahon. Hindi po katulad ng hindi po natin nilalagyan ng Paclobutrazol is yung sa kabilang side ng puno is nagmature na at saka yung sa kabila ay bagong flushing pa. Yung vigor niya ay hindi pantay yung maturity ng dahon, at pag nagkandak tayo ng flower induction, kadalasan yung sa kabila sa mature na part is nagbigay ng bulaklak, at dito sa medyo bata pang dahon is wala po tayong makukuhang bulaklak, at pag walang bulaklak is wala po tayong makuhang bunga. Bago tayo magsisimula na pag-usapan natin yung mango flower induction, ay before 4 months ay nakapag-apply ako ng Paclobutrazol. At ang practice ko sa aking area o sa aking manggahan is yung after 1 month na nag-flushing yung buong area ng manggahan ay nilalagyan ko ng Paclobutrazol sabay ng fertilization program. Ang gamit ko na abono is 14-14-14, depende sa laki ng puno, pero kadalasan is 2 kilo bawat puno na complete fertilizer. Tapos nilalagyan ko na rin at that time ng Paclobutrazol. At nagbigay po ako ng link sa baba on how to apply Paclobutrazol sa ating mangga.
Dito sa Mango Flower Induction na topic natin sa araw na ito guys o sa episode na ito, ang ating pag-uusapan kung ano ba ang mga bagay na dapat tandaan at mga pamamaraan sa pagsasagawa ng flower induction. Mga bagay guys na dapat tandaan bago tayo mag-spray ng calcium nitrate ay unang-una, inuulit ko yung dahon. Dapat dark in color na po siya at saka shiny. At pag in-squeeze po natin o pigain po natin yung dahon, parang may crispiness na tunog o sounds, yan po ay indikasyon na mature na po yung dahon o ready na po siya magdala ng bulaklak o magbigay ng bulaklak. Pag hindi kasi nasa tamang edad na po yung dahon, is pwede na walang reaksyon yung puno at hindi siya na-stress. Ang pamamaraan ko sa pagkandak ng flower induction o pag-spray ng mangga is binabasa ko talaga yung outer na dahon at saka yung inner o yung panglabas at saka yung pangilalim na dahon. Unang-una, pinapapasok ko yung aking mga tauhan sa loob para ma-sprayhan yung nasa ilalim. Tapos, mas kailangan na yung ating mga sprayman ay willing po silang umakyat hanggang sa tuktok ng puno o sa taas ng puno para ma-distribute po yung chemicals na calcium nitrate doon mismo sa dahon at saka pinapalabas po natin yung nozzle o yung mess doon sa itaas para sigurado tayong yung sa tuktok ng puno o sa itaas na parte ng puno. Tapos after that, bababa po yung sprayman natin at libutin niya yung puno at basain yung outside part ng puno. At saka dapat rin tandaan natin na aside sa pagbasa ng dahon ay dapat nakasentro po yung nozzle nila para mabasa rin yung shoot buds. Yung shoot buds guys, ito yan po ang shoot buds at dapat yung sa center ay mabasa rin yan ng calcium nitrate dahil dyan po lalabas yung bulaklak ng ating mangga. Ang konsepto kasi bakit tayo nag-i-induce is para ma-stress yung halaman o yung mangga. Pag ma-stress yan ay magbibigay yan ng bulaklak. Ang konsepto ng flower induction guys is para po ma-stress o pinipilit nating na magbigay o maglabas ng bulaklak yung mismong puno ng mangga. Yan po ang concept kaya nag-a-apply tayo ng calcium nitrate. Kaya importante talaga na buong puno ng mangga is basang-basa po para mas basa is mas stress po yung ating mangga para magbibigay siya ng bulaklak. Naman sa nagtatanong kung ilang kilo ba na calcium nitrate ang inihalo ko sa isang drum na tubig, ang sa aking practice guys is 6 kilos. Pero yung mga iba nating mga kaibigan ay naglalagay sila ng 5 kilos per drum. Yung iba naman 7 kilos, 8 kilos. Pero para sa akin, dati gumagamit ako ng 7 kilos at walang kaibahan o lalong-lalo na walang maidulot na mabuti doon sa halaman kasi nakikita ko na yung mga dahon sa bandang ilalim is namamatay o nasusunog. Kaya binabaan ko ng dosage at ngayon ang gamit ko is 6 kilos per drum. At hinahaluan ko po yan ng cypermethrin para kasi during this time guys pa sa flower induction ay sigurado po tayo na lahat ng
area o buong area halos ng manggahan is natatamaan talaga ng ating power spray. Kaya ang ginagamit ko, naglagay ako ng cypermethrin at inihalo ko 150 ml para po clearing doon sa mga present na insekto sa mga panahong yan, para kung mayroon mang mga insekto na makikita after na makapag-induce na tayo is mga dayuhan na lang po yan at madali na pong may control. Pagkatapos na mailagay na po natin yung 6 kilos na calcium nitrate doon sa 200 liters o isang drum na tubig, at haluan po natin ng 150 ml na cypermethrin, make sure na haluin natin itong mabuti na sigurado po tayong natutunaw na po yung calcium nitrate, kasi medyo matagal o may katagalan pong matunaw yung calcium nitrate. Ang gamit ko na calcium nitrate, guys, is yung Tropicote mula sa Yara Liva. About naman sa cypermethrin, ang gamit ko is kahit ano, depende na lang sa inyo. Ang gamit ko sa aking area is yung mumurahin lang, yung global. Minsan ay gumagamit ako ng sniper. Depende na lang sa inyo kung anong chemical brand ang gagamitin nyo. Kung mas mura, mas mabuti, dahil maliit lang po yung costing ng flower induction ninyo. After na nakapag-conduct na tayo ng flower induction, magbilang lamang tayo ng 9 araw, makikita na po natin na meron ng lumalabas doon sa shoot buds na indikasyon na naglalabas na siya ng bulaklak. O yung iba, that time ay lalabas 10 days after tayo makapag flower induction. After flower induction o DAFI days, yung ibig sabihin ng DAFI is yung days after flower induction. 12 DAFI ay nagkakandak ako ng spray, ang kung tawagin ay first shot. Sana, guys, ay meron tayong natutunan sa episode na ito. Kahit maikli lamang itong video ito, sana ay nakatulong po sa ating mga kaibigang magsasaka. At hayaan ninyo, guys, bawat schedule ng pag-spray ko ay maglalabas ako ng video. Bali tutorial video para po sa mga newbie at sa mga nagbabalak na papasok sa industriyang ito, ay sana'y maging gabay itong mga video ito. At kung bago ka pa sa aking channel, guys, ay huwag kalimutan ang pag-subscribe, at huwag nyo pong i-skip yung ads paglalabas, para magiging suporta na rin ninyo sa akin na makapaglabas pa ako ng mas marami pang video na makatulong doon sa ating mga kapwang manggero at kapwang magsasaka. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Juju Kuchia. God bless and happy farming! Bye-bye!